Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Republic Act number 9439, known as an act prohibiting the detention of patient in hospital and medical clinic grounds of non-payment of hospital bills or medical expenses. So, bago ang lahat, kung ikaw ay first time sa aking channel, ako nga pala si Achiever, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Hello guys, sa mga kaya ini-invite kitang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bago nating susunod pang video. At ito guys, take note, ang laman ng ating video ay pinipili lang natin yung mga batas o Republic Act na talagang sinasabing magagamit natin o maaari nating magamit ngayon, bukas, o sa makalawa, sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa iyong mga magulang o sa anumang kondisyon na kailangan mo. Ito ay piling-pili sa mga batas kasi guys, napakaraming batas na hindi naman dapat, kung sa ano, hindi applicable sa atin na madalang nating magamit. Kaya huwag mong palalampasin ang mga aking video kasi ang laman ng aking video, ang content nito ay basic needs. Kumbaga, kailangan mo talaga at magagamit mo. At ito ay natutunan natin hindi lang sa libro. At kasama dito ang hindi matawarang ating experience at nangyari na naranasan natin o maaaring naranasan ng ating mga kaibigan. Diba? So ito, ito pong Republic Act na ina ito na tinatawag na 9439 ay protection natin na pasensya na kayo sa mga mayroong pambayad sa ospital, siguro baka maubusan kayo, magagamit nyo to. Kung much money ka ngayon, so tingnan mo, much money, maaari kang maubusan na hindi mo alam. Kasi yung emergency, lalong-lalo na pag hindi ka handa, hindi mo na paghahandaan yung emergency, wala kang sapat na pundo, o kaya naubusan ka na ng pundo, ay dito ka hahantong. So ang layunin kong nito ay kahit gaano man yung kalaki, ano man yung amount ng babayaran mo sa hospital ay hindi ka mabaliw. Marami kasi dito ang wala lang pambayad sa hospital ay gusto nang magbigti. So masakit 'yon. Mahal, mas mahal pa rin yung buhay natin kaysa hindi ka makabayad sa ospital. So ito po ang batas na magpo-protection sa inyo. Kung sakaling mangyari sa inyo o sa ating gipit na gipit, huwag po kayong mag-alala. Mayroon tayong batas na nagpo-protekta na sino mang tao na hindi makabayad sa ospital ay hindi dapat makulong or makasuhan. At kailangan ng ospital, kung talagang magaling na yan, i-release nila. May pambayad man yan o hindi pa nakabayad, kailangan ng hospital or ng clinic na i-release yung pasyente. Ayan po. So, sana mayroon akong example ditong classic. Meron ako sa isang, even sa akin nangyari to, na talagang dumating ng time na aksidente, wala akong pambayad. So, nasa katinuan pa rin akong pag-iisip, alam ko ang gagawin ko. Yung guys. At ito ang classic example nito, may isa akong kakilala na yung asawa niya ay isinugod sa ospital at napakalaki ng kanyang bill. I think umabot siya ng, ang bracket niya ay more than
80,000 to 150,000. So, lugmok siya, napakalaki ng bills ng babayaran niya. At noong lalabas na siya, nirarakit siya ng hospital. Ganito ang pinagagawa sa kanya. Pinapa-open siya ng bank account para yung bills na hindi niya nabayaran ay papipirmahan sa kanya yung check na installment na payment. Halimbawa, i-divide yung kung ilan months nilang napagkasunduan. I-divide yun. So, in short, pa-i-issuehin siya ng post-dated check. So, nakausap ko yung taong yun. Pero ang sabi ko, wag na wag mong gagawin yan. Kasi, pag ginawa mo yan at wala ka naman talagang pundo, wala ka naman talagang pambayad, ibinabaon mo lang ang sarili mo sa hukay. Kasi, pag nangyari po yon, ang ikakaso sa inyo ay hindi na yung non-payment of bills of hospital expenses. Ang ikakaso sa inyo, pag hindi ka nakabayad, ano? Estapa, diba? So, alam naman natin yung estapa ay isang criminal case na maaari kang makulong, maaari kang mapusasan. So, ngayon, pag napusasan ka, mauobliga ka ngayong magbayad. O kaya, isusubpina ka ng court. So, pag may kaso ka, kailangan mo nang mag-testify. Kailangan mo nang i-depend yung sarili mo. So, mas magastos. So, ngayon, hanggang sa promissory note lang tayo. Doon lang tayo sa label na yon, promissory note. Hindi bawal yon, walang kulong ang promissory note. Kasi ang promissory note, magbabayad ka pag meron ka. Pero pag wala, wala naman talaga silang makukuha. Hanggang doon lang tayo. So ganun, kahit gaano mang kalaki ng bills nyo ay taim lang. Dahil sa batas na ito, 9439. So sana na ipaabot ko sa inyo ang aking mensahe na makatulog pa rin kayo ng mahimbing, hindi kayo magbigti, hindi kayo magbuang, hindi kayo gagawa ng anumang another na kamalian para lang mabayaran yung gusto ng hospital. Yan po, malinaw ah. So, sana nakuha nyo ang aking puntos sa pamamagitan ng mensaheng ito, Republic Act na to, at nakatulong sa inyo. Sa mga much money, never mind. Pero huwag kayong pakakasiguro, baka maubusan din kayo. Kung mayroon kayong savings ngayon, 1 million, 5 million, hindi natin alam ang panahon. Ang lahat ay nagbabago at isa lang ang nananatili, ang pagbabago. Maraming salamat po. My name is Achievers. Thank you for watching.